Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasama ng ating pagdedebosyon sa ating Poong Jesus Nazareno, ginugunita natin ngayon si San Vicente de Paul, pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring si San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kaniyang minahal at makapamuhay ayon sa kaniyang ipinangaral sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng tanim, ang panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba, at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha, at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo na po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunugos natin. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kaniyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito sa kanino man, at sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap, itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating poong Jesus Nazareno. Parang kung papakinggan ang Ebanghelyo, napaka-simple. Pero sa likod nito ay marami na ang nangyari. Sa likod ng mga salita ni Jesus at pagtatanong, marami nang naganap dahil sa pagpapakita ni Jesus ng maraming mabubuting bagay. Nakarating ito kay Herodes, nakarating sa lahat ng bayang nasasakupan ng Judea. Kaya marami ang nagkaroon ng haka-haka
kung sino ang taong ito. Ano ba ang characteristic ng taong ito? Tatlo lang naman yung palagi niyang ginagawa. Ang magpahayag ng mabuting balita, ang magpalayas ng masasamang espiritu, at magpagaling ng mga may sakit. Subalit sa tatlong ito, ito ay inuuna niya at tinatapos sa isang napakahalagang bagay. Ano po iyon? Pananalangin. Si Jesus ay nananalangin at patuloy na kumukonekta sa Ama. Sa kabila ng kabisihan ng kaniyang araw, ito ay inuumpisahan niya sa panalangin at tinatapos din sa kaparehong panalangin. Ang Ebanghelyo ay pagpapakita rin kung ano ang magaganap sa kaniya. Ang tawag po natin dito ay prediction. Yun bang alam mo na ang mangyayari sa iyo pero patuloy ka pa rin sa pagtupad sa kalooban ng Ama? Ano ba ang mangyayari? Ito nga, napakinggan natin sa huling bahagi ng Ebanghelyo. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba. Ano na lamang ang pakiramdam mo kung alam mong ito ang mangyayari sa iyo? Pero pinalalakas siya ng kaniyang ugnayan sa Ama upang matapos niya ang misyong iligtas ang lahat ng makasalanan. Ito ang ipinamamanhik ng Diyos sa atin ngayon, na ang lahat ng bagay, kahit na ang paghihirap, ay lilipas. Na ang lahat ng karanasang ating nararamdaman at ang karanasang meron tayo ngayon ay lilipas. At kung ikaw ay nakatutok sa koneksyon sa Ama, sa koneksyon sa Diyos, mauunawaan mo at mararamdaman mong hindi pala ganon kahirap. Dahil alam mo na sa kaduluhan ng pangyayari ng buhay, mayroong tagumpay. Ito ang pinamamanhik ng karanasan ni Jesus, ang karanasan ng ating poong Nazareno, na sa kabila ng pagbabata ng krus, sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng pagtatakwil sa kaniya, ay mayroong kaakibat na tagumpay. Ito ang katotohanan ng ating buhay. Katulad ng ating narinig sa unang pagbasa, ang lahat ay may panahon, ang lahat ay may oras, ang lahat ng bagay ay magbabago at lilipas. Hindi ka mananatiling nasa problema, hindi ka mananatiling nasa struggle ng buhay, hindi ka mananatiling ikaw. Kung ikaw ay nakaugat sa Diyos, ang lahat ng ito ay iyong mauunawaan. Kung ang puso mo at puso ng Diyos ay magkaugnay, mauunawaan natin na ang lahat ng bagay ay lumilipas. Ang hindi lamang lilipas ay ang pag-ibig at awa ng Diyos sa ating lahat. Ito ang ating tatandaan. Huwag tayong masyadong humawak sa mga bagay na nawawala, nabubulok at naluluma. Humawak tayo sa katotohanang ang ating pinakamataas at pinakamalalim at matatag na pundasyon ay walang iba kung hindi ang makasama ang Diyos sa kaniyang kaharian. Sa buhay na meron tayo ngayon, huwag niyong sasabihing nakakahinayang.
dapat po ay medyo tingnan natin ang takbo ng buhay. There should be no regrets. Wala dapat panghihinayang sa buhay, sapagkat ang lahat ng ito ay karanasang lumilipas at napapalitan ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Sana po ang Ebanghelyo ay magpakita rin sa atin na huwag tayong matakot doon sa bagay na ating pupuntahan o susuungin. Kahit alam mong ikaw ay mahihirapan, ang paghihirap na iyon ay pansamantala at mapapalitan ng kalwalhatian ng Diyos. Ganito ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Una niyang dinanas, una niyang ipinakita, una niyang pinaranas sa kaniyang mga alagad upang tayong naririto ngayon ay magkaroon din ng kaparehong mind frame na tayo'y hindi magtatagal dito sa mundo dahil tayo'y naglalakbay papuntang langit. Anong pipiliin natin? Ang gumawa ng mas mabuti at maging mas mapagmahal. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Hesukristong anak ng Diyos ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kaniyang sambayanan. Sa kaniyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna na sa atin na nilisan ang mundo, ito naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama si San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
ngayon na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kaniyang ginagampanan. Ipagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Oh,
masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa. Bayan niyo po ng at na bayana po. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Pagpunin niyo kaming pababayaan. Oo, Jesus Nazareno, ay muna sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang sabog ko at masal, sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko. Announcement, muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50, at hindi ka salukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesado, sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Ngayong buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month at ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maglilingkod sa Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Paris Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari ninyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o iscan ang QR code na makikita sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kaniyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.